kailan ay ipinagdiwang ang National Librarian Day. Ngayong may pandemya, inilapit ng isang Pangasinense sa mga mag-aaral ang pagbabasa ng libro online. Let's welcome Ms. Catherine Talaro, Municipal Librarian ng Lingayen, Pangasinan. Masantos si kabasan po, Ma'am Kat, and welcome po sa Mornings with GMA Regional TV. Maabigan, masantos, yakabosan natin si kayo, magayaga, yakabosan. Bumabati po ako sa mga manonood ng viewers po ng Mornings with GMA Regional TV. Good morning po, ma'am, at sa ating mga viewers. Yes, Ma'am Kat, mapunta naman po tayo sa virtual talakayan, ha? Ano po ang layunin nito? Yes, ang buknayan, talakayan sa pampublikong aklatan, ay ito yung ugnayan sa pampublikong aklatan. Nagaling po ito sa National Library of the Philippines of the Public Libraries Division. The Buknayan, this is a Filipino theme talk show, no? Engendering sharing of knowledge, advocacies, issues, plans, best practices of public libraries. So nag-i-invite ko kami dito ng mga guest speakers from public libraries, mga partner institutions, at associations, and other relevant parties na pwedeng maimbitahan sa programang ito to tackle relevant and significant topics. At layunin nito na maihatid sa mga manunood o sa ating mga viewers ang kaalaman, ang kahalaga ng impormasyon, karunungan at magbigay ng inspirasyon, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Maganda po yan. Pero yes, Ma'am Kat, sino-sino po ba ang target audience po ng virtual talakayan at ng pampublikong aklat po? General audience po, dahil suitable naman po ito sa lahat ng malunood. As long as yung bata, yung mga professionals, researchers ay andyan naman po sila na laging handa, laging willing po na malaman po ang mga bagay-bagay, ang kaalaman. At so nagbibigay po kami dito ng mga virtual na impormasyon, mahahalaga ng may katuturan. At dahil nga po layunin ng mga Philippine Public Libraries po ngayon, yung providers of virtual information, contributors to community sustainability. So, hatid po nito na mas malalo pang madagdagan yung kaalaman ng mga bata, ng mga manunood, o kahit sino man, kahit na nasa bahay po sila sa panahon po ng pandemya. Pero mama, ito na po, paano niyo po nagagawang exciting ang bawat kwento para po sa mga kabataan? So, syempre, ang mga kabataan, alam naman natin ngayon na ang mga kabataan, ito yung mga millennial. Naglugsad po kami dito sa Lingayen Municipal Public Library ng A Library Vigory. It's a TikTok A Library Vigory na kung saan ang mga bata, ang mga professionals, ang mga students, ang mga principal ng school, at even the counselors nag-join itong Library Vigory, TikTok A Library Vigory, na kung saan kapag pupunta sila dito, pwede silang mag-dance, pwede silang sumayaw, at the same time ay makakatanggap po sila ng aklat ng libreng babasahin. Nako, saludo po kami sa inyo, Ma'am Kat, ha? Pero may iba pa po ba kayong proyekto para sa mga kabataan? Yes, ma'am. Sa ngayon po, yung inakayupap po namin yung summer reading program. Meron po kaming pinaplano na summer reading program. It's a library outreach program sa silong ng Tulay. Pero ito po ay nakipag-ugnayan pa po tayo dun sa in charge kay Mr. Rolando Cruz at po dun sa Department of Social Welfare and Development. Nakakatuwa naman po, talagang very encouraging. Pero panghuli na lang po, ma'am, ha? Ano po mensahe niyo sa mga kabataan at sa ating mga manonood this morning? Go ahead po, Ma'am Kat! Yes, ma'am. Ang aking mensahe po sa mga youth, ang aking mensahe po sa mga kabataan. Mga kabataan, keep on reading. Yan, study hard. Have patience because patience is a great virtue. And despite of the difficulties sa pag-aaral ngayon, because of the pandemic, persist. Be strong and have good courage, mga kabataan. Persevere. Mag-aral kayong mabuti dahil kapag nakatapos kayo ng pag-aaral, ninyo, ito ang susi sa inyong tagumpay. Patuloy kayong magbasa at mag-aral mabuti. Dahil in response to the COVID-19 crisis, the public libraries and Filipino public librarians, we will not let any global pandemic stop any of us from learning and sharing knowledge, most especially to learners, students, professionals. Learning never stops. Learning must continue. So just keep on and carry on. Nako, I agree po, 100%! Balbalag yung salamat and oras you this morning, Ma'am Kat, ha? Ingat po kayo!
Yes, ma'am. Maraming salamat po din. The host of ating programa, the beautiful and gorgeous, Madam Ara Hanesh. Thank you so much, ma'am. Thank you po. Marami pang impormasyon sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.